pag-uusapan muna natin ang ating one-on-one with AJ Raval na pinagtawanan lang ang kanyang viral performance sa Cebu. At kinita na rin niya sa atin yung update sa relasyon nila ni Aljora at Brenica. At eto na, ni Kylie Padilla. Nag-usap na nga ba sila? Watch this! Sintonado man at kinabahan, tinawanan lang ni AJ Raval ang kanyang viral performance sa Cebu noong Linggo. Na-pressure din talaga ako ng sobra doon sa stage. Tapos in-enjoy ko na lang. Parang bahala na kung anong kalabasan. Tapos pagbaba ko ng stage, sa backstage, alam ko na magde-trend na naman yung performance ko doon. Pagtitripan na naman ng mga tao. Maging ang kanyang pamilya, natawa na lang din daw sa pagkanta ni AJ. Aminado kasi siyang nakalimutan niya ang lyrics. Paano mo nakanta yun? Hindi mo alam yung lyrics? hindi rin. Ayun pa, isa pa yun, hindi ko alam yung lyrics. Sa Lipa Batangas, ayun, kumanta naman yung mga tao. Ayaw raw ni AJ dibdibin ang nangyari. Sana raw maintindihan ang fans sa pandemic siya nagsimula mag-artista. Kaya nag-a-adjust pa siya sa pakikisalamuha with fans in person. Patuloy naman ang pagtatag ng relasyon ni AJ kay Aljor Abrenica. Ever since naman daw, never nila tinago ang status ng kanilang relasyon. Una pa lang naman, wala naman kaming dininay ever. Oh, kaya nga kami napahamak. Ngayon, hindi pa naman kami official ni Aljor, pero siguro papunta na rin kami sa ganun. Katunayan, na-meet na ni AJ ang mga anak ni Aljor. Nakapag-usap na rin daw sila ng estranged wife ni Aljor na si Kylie Padilla. Napakabait ng mga bata, matalinong bata, malambing. Oh my God. Si Kylie din, nakakausap mo na. Okay naman kami. Wala naman talagang naging problema sa amin eh. Yung mga tao lang talaga. Iskandalo ang bagong film na pinopromote ngayon ni AJ sa Viva Max na showing na sa April 10. Pero yun daw ang gusto niyang iwasan na ang maiskandalo. Mag-o 1 year na rin kayo magkakilala. Yan ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl! Thank you, MJ.